isang maswerte at mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si JV Velasco, isang feng shui expert and a life coach. At ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay kung paano makatutulong ang feng shui na ma-improve ang inyong kalusugan. Feng shui has a numerous tips on how to improve your health and well-being. Tatlo lang po ang keywords na lagi nating tatandaan upang matulungan natin na mag-improve ang ating kalusugan. Una po ay ang air, lights, and clutter. Marami po ang aware na sinasabi po natin na bad feng shui daw po yung mga bahay na nasa underground. Ngunit hindi naman natin alam kung anong reason kung bakit nga ito naging bad. Bakit po? Dahil po sa quality ng lights and air na meron tayo sa bahay natin kung tayo ay nakatira sa underground level. To cleanse negative energy, kailangan po natin ng natural sunlight. Even yung skin po natin ay kailangan po ng natural sunlight dahil nagbibigay ito ng vitamins. Ngayon po, ang solusyon upang magkaroon kayo ng natural sunlight sa loob ng inyong bahay ay magdagdag ng maraming ilaw na daylight. Tandaan po, daylight, yung mga puting ilaw, hindi po yung mga dilaw. Dahil ang mga dilaw na ilaw ay hindi po nakakapag-imitate ng sunlight. Pangalawa, ang quality ng air na meron tayo sa loob ng bahay ay napaka-importante. Alam naman po natin na yung mga nakatira dito sa Metro Manila ay wala na po tayong quality ng air na nalalanghap. Wala na tayong mga fresh air dahil wala po tayong mga natural trees na pwede magbigay po sa atin ng mga fresh air. Upang tulungan ang inyong bahay na magkaroon ng fresh air, makatutulong po ang paglalagay ng mga indoor plants upang mag-create tayo ng fresh air sa loob ng ating bahay. Makatutulong po din ang paggamit ng mga diffusers o ang paglalagay ng mga essential oils. Tandaan, gumamit lamang po ng mga natural na essential oils dahil marami po naglalabas ng essential oils na marami pong chemicals. Ang pangatlo, ang paborito nating mga Pilipino, yung clutter. Lagi ko pong sinasabi no po, na yung mga gamit na hindi naman natin napapakinabangan sa loob ng bahay ay ipamigay na po natin o itapon na yung mga sirang gamit. Ang lahat po ng mga animal signs ay kinakailangan mag-ingat sa kanilang kalusugan. At yan nga po ang mga tips natin upang matulungan ang ating sarili na magkaroon ng magandang kalusugan. Next week, abangan naman po natin ang ating feng shui tips para naman po sa business. Ako po si JB Velasco, bumabati ulit sa inyo ng maswerte at masaganang araw sa ating lahat.